Panahon na nga para palitan ang aking mga baby bra. Kaya naman nagsi-order na ako online. Naman, ako pa kasi yung mga bra na yun sa nanay ko nung high school siya. Kaya naman naisipan ko na magpalit. Nuko, nakapagpagawa kami ng rest house at samjihan. Pero bagong bra, hindi ako nakabili. Naksuta. Today's ganap nga, ginising nga ako ni Bebo, nakakain na. Pero sabi ko sa kanya, timplahan muna niya ako ng Shepu Apu. Halos araw-araw nga ako nagtitake nito Shepu Apu juice dahil yan talaga ang nakapagpanatili sa pagiging sexy ng Disney princess. Ay. Wow! Mapapawaw ka talaga ng bongga dahil from 63 kilos, 53 kilos na lang ako. Kaya tingnan nyo naman, ganyan ako kalupit mag-hoard ng Shepu Apu juice dahil laging sold out. Daily routine ko na nga ang pag-inom ng Shepu Apu juice kaya alam na ni Bebo kapag kakain kami. Imbis na mag-soft drinks ako, Shepu Apu ang iniinom ko. Ewan ko baka dito kay Bebo, meron kaming malaking table at dito kami nagsisiksikan sa lamisita. Isa lang naman ang rason kung bakit, dahil gusto namin nakaharap talaga sa TV. Bali, inulam lang din namin ngayon yung mga natira naming ulam kagabi, adobong sitaw at adobong baboy. Kari nga noon, ay bay tinutukan ko na nga itong mga naipon kong parcel na talaga namang hindi ko mabuksan-buksan dahil ako nga ay galing sa sakit. Tandamakmak nga itong mga naipong parcel sa amin. At lahat ng yan, eh walang iba kundi sa akin. Sabi nila, mas nakakatipid daw kapag ka nasa loob lang tayo ng bahay. So ako ang buhay na patunay na huwag kayong maniniwala basta-basta. Dahil pag ako ay napirmi lang sa bahay, naku, Diyos ko, kung ano-ano na nga ang mga na-check out ko. Una ko na nga binuksan yung pambahay na tsinelas, nakala mo ilan yung bahay namin, ba't araw-araw may dumarating akong pambahay. Ano, dumating na rin pala itong mga in-order kong sunscreen galing nga sa Skin Magical at itong peel-off mastin. Ewan ko ba, meron din ako mga parcel na hindi ko na matandaan kung bakit ko in-order. Kagaya nga nito, dumating yan nung panahong may sakit ako. Diyos ko, hindi ko matandaan kung bakit ko yung binili. May scam ko pa yata, naksuta. At bukas ko nga nung isang to, umorder nga pala ako ng keychain nun ko na yung manlagay niya. Di ko na talaga halos maalala kung ano yung mga pinag-order ko neto. Pagbukas ko nga sa isang parcel na to, eh bumungad nga sa akin ang panlamig o pangginaw. Eh Diyos ko, aking kapaling nga yan, saan ko pa kaya rugo isusuot? Tapos na ang bagyo. Pero para mas exciting ang pagbubukas ko ng parcel, nanood muna ako ng PBB. Kung nanonood ka man, Big Brother, papasukin mo ako kahit 5 minutes lang dyan. Ay Diyos ko, panduk-dukke talaga yung alting ngayon. Tsari! Karaniwan naman sa mga pinag-order ko na ito, eh syempre mga damit. Ante mo kanini, hindi ko niyan alam kung saan ko yan susuotin. Ba't pare-pareho ng design? After nga noon, nagbukas ulit ako ng isa pang parcel at nung nakita ko nga, ay loko, panlaban. Namamayalti na ako kang bebo kanyan. Lahat ng mga nakabusarga ang salo, yun yung mga pinag-order ko. Naksuta. Totoo lang, hindi ko talaga alam kung kailan ko yan rugo masusuot dahil mga pang mature drone. Habang nagbubukas nga ako ng mga parcel, mukhang nakakapansin na nga itong si Bebo at lingon na nga siya ng lingon sa akin. Hindi ko tuloy mapakita agad sa inyo itong in-order kong isa dahil nakalabas nga ang salo. Buko, Bebo, kala mo naman mo talaga, no? Bagyaburi? O kaya rin nga nun, may binuksan na naman akong isang parcel na may laman na namang pambahay na tsinelas. Ay, Diyos ko. Sabi ko nga sa inyo, karaniwan naman sa mga pinag-order ko, puro nga pang titang outfit o mga damit talaga. Bili nga ako ng bili ng mga bagong damit, pero nakakalimutan kong bumili ng bagong bra, naksuta. O, halatang-halatang hindi talaga ako bumibili ng mga bra dahil hindi ko rugo alam kung anong size ng aking cherry on top. Magkaibang size nga itong nabili ko at susukatin ko na lang kung sino talaga yung pinakasakat. Wala nga katapusan damit kahit itong huling parcel na binuksan ko, eh damit na naman. Sobrang hilig ko talaga bumili ng mga damit kahit yung iba hindi ko talaga nasusuot o hindi ko naman alam kung kailan ko masusuot. Timo kanini, kailan ko kaya rugo itong masusuot? Lilitaw ang ribs ko. Finally, ito na nga yung huling parcel na bubuksan ko dahil yung nag-iisa na yun ay kay Dichibels yun. Kung na nga rin matandaan kung ano ba itong parcel na to, pero mukha nga siyang sapatos. Kaya lang nung nabuksan ko nga siya, eh hindi nga siya sapatos, ito pala yung binili kong blower o plancha ng buhok dahil nagpagupit nga ako ng buhok. Nagpa-short hair na nga ang inyong Disney princess. At ang nakakaloka, iniiwasan ko nga makakawig si Alice Gu. Ay Diyos ko, nung nahuli siya sa Indonesia, kagupit ko rin, naksuta. Wala naman ako masyadong chika sa inyo ngayong mga araw dahil hindi naman nga ako naglalabas at ako nga ay galing sa sakit. Pero di bale, bababawi ako ng mga vlog at chismis sa inyo sa susunod. Huwag kayong magalala, hindi na parcel ang iipunin ko kundi chismis. Naksyota?